If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Hi everyone, today is August 22 and I decided to film today kasi nag-start na silang mag-construction dito sa harap, yung ano namin dito, fence namin dito sa harap. And I will give you an update, di pa ako naliligo. Especially ngayon, madalang akong mag-vlog. So, I'm gonna show you kung ano yung update dito sa harap namin. Mamaya ipapakita ko sa inyo, pero kung ano itsura nung dinrawing ko na plano para dito sa harap. Pero as of now, ayan siya. Ito, nilagyan ng poste dito kasi maglalagay ng parang pinaka-roof dito sa may ibabaw. Hindi niyo pa makikita ngayon. So, ayan si RJ. Nasa labas siya kasi kailangan niyang magmando-mando. Ayan. Ilalagay na sila ng mga hollow blocks. Tapos, magpo-poste. Plano talaga namin ni RJ na every year nagdadagdag kami ng pundar, especially dito sa bahay. And we've been deciding kung ano ba yung uunahin namin. Pero ngayon, medyo naiba. Gusto talaga namin na mag-invest sa sasakyan. Pero instead na this year, maybe sa isang taon na lang kasi gusto ko na maayos yung harap namin dito. Siyempre, sino ba naman na merong sariling bahay gusto na maayos, diba? So, yun nga, paunti-unti, natutupad naman na namin yung mga goal namin and hopefully, makapag-invest kami ng sasakyan sa susunod na taon. So, ayun, magbibigay na lang ako ng update ulit sa inyo guys and hindi ko sigurado kasi diba sabi ko sa inyo magde-daily vlogs na ako pero hindi pa din natuloy kasi nga maingay pa din dito sa labas. Ayun kasi yung irrigation doon, ayan, nakikita nyo ba yan dito sa kabila, ginagawa yun. May mga bako na dumadaan, mga construction machine, mga construction cars, mga malalaking ano, mixer, ganun, mga truck. So, madalang ako mag-vlog ngayon kasi nga dahil doon. And yung gusto ko din, guys, na mag-daily vlogs ulit. Kasi namimiss ko na din talaga pag-edit, yung mga araw-araw kong ginagawa. Ewan ko, yun lang yung ginawa ko nitong buwan na to. Medyo hindi lang naging ganun ka-productive. Pero sana hopefully talaga maging mas motivated pa tayo this time. So, ito, syempre, kasama to sa pag-vlog natin. Gusto kong i-share yung moment na to. Especially sa mga nagbabalak din na magpatayo ng bahay, magkakaroon kayo ng ideas, kung magkano, ganyan. Mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano yung mga materials ngayon, especially na tag-ulan. Expected na medyo mababa siya ng konti compare pag hindi tag-ulan kasi pagka rainy season talagang mababa yung materials. Yung iba lang, pero yung iba, same-same pa din. Kaya, ayun. So guys, ayan. Starting construction na po tayo guys. Ayan, nagpapabakod kami ngayon kasi safety first before anything else. Ayan, tulong-tulong para makatipid. Hi guys! Hello! It's August 22 na.
bilis ng araw talaga. So, magbibigay ulit ako ng update sa inyo kung ano nang lagay ng ating construction dito sa harap. Ayan sila. And pagod ka? Good morning, good morning! Good morning, guys! Pagod ako. Paglaro kasi si Kobe sa akin. So, today is August. Ang pangit talaga ng ilaw dun nun. Gumagano'ng ganun. So, today is August 25. And, we're gonna go to the bank. Kasi, kailangan naming mag-withdraw for the construction. So, yun. And, after that, mangang-anvas na din kami. I don't think na maisasama ko pa kayo. Kasi, gusto ko ng ano, comfortable na lakad. Ayoko na masyadong madaming bit-bit. Wala naman kami ibang bibilin pa kasi yung bakot lang naman yung ginagawa. Mostly, ang kinakabit lang dyan, puro concrete materials like yung semento, ganun, bakal. Tapos, ang likot ni Kobe. So, I'm so excited kung ano yung kalalabasan ng ating bakod. Especially, di ba, pagka yung sa harap ng bahay, kailangan mag-push ka ng effort para gumanda kasi for life na yan. Wala nang babaguhin. Ayoko na kasi ng renovate kasi siguro yung ano na lang pag ma-maintain ng pintura, ganun. So, ayun. And hopefully, mayari na siya this week. So, simple lang naman ang gusto namin ni RJ. Wala nang keme-keme na kahit na ano. Siyempre, ang uso na ngayon, di ba, yung minimalist design lang. And hindi naman kami wala naman kami ganun kalaking budget para pagandahin pa siya ng super duper. So, gusto ko lang naman is maayos, maaliwalas tingnan. Unlike dati, hindi ko matandaan kung naipakita ko sa inyo yung harap ng bahay namin before. Pero may bakod na siya dati, but hindi siya ka-fully nakabakod talaga. Hindi ganun ka-safe. Pero ngayon, I'm happy kasi medyo ano na yung ingay sa labas. Hindi na siya ganun ka-ingay. Like before, na pag may dumadaan na motor, sobrang ingay, diba? So, ayun, yun yung pinaka nagustuhan ko din sa pagkakaroon ng bakod dito sa harap. And then, yun lang naman ang gagawin namin today. So, ayun, i-update ko na lang kayo ulit kung ano yung update sa harap. Mamaya dadalhin ko kayo dun kasi dito ko lang kayo pinapakita, diba, sa may bintana. So, pinag-iisipan pa namin kung papalagyan na namin ng bintana dito sa may store. Kasi yung aircon, hindi siya naka-fix. Parang may steel matting siyang nakalagay doon. Tapos nilagyan lang namin ng plastic cover dahil dito sa aircon. Pero lumalamig naman dito sa loob. Pero sa bandang doon, hindi siya lumalamig. Kaya, ayun, mas okay kung isasabay na rin namin yung bintana para isang gawaan na lang. And hindi na gumastos pa ulit kasi mas okay kung dire-diretso na to yung harap. Iniisip ko kasi, ang hirap din guys ng paunti-unting pagpapagawa ng bahay pero ganun talaga ang buhay. Pag paunti-unti lang yung kaya, eh, okay lang. At least may napupundar, diba? Paunti-unti. So, ayun, napag-usapan namin ni RJ na pagsabay-sabay na kasama yung bintana. Kasi kung hindi pa yung isasabay, panibagong ano na naman, diba? Panibagong gastos, panibagong bayad na naman ng labor. So,
Yung mga materials na ginamit namin is yung cement, buhangin, at saka hollow blocks lang. So, yung hollow blocks ngayon, nagkakahalaga siya ng 12 pesos isang hollow blocks. Minsan, nakakatawad si RJ ng mga 10 pesos. Pero, ngayon kasi, tag-ulan, mahirap magpatuyo ng hollow blocks. So, expected natin na pag gantong tag-ulan, yung hollow blocks is expensive. Yung buhangin, binayaran lang namin is 1 for S1, kasi konti lang naman yung kailangan na buhangin dahil nakabili na kami nung nakaraan na nakatambak dito sa likod. So, sa ano pala ni RJ yun, sa kapatid niya, hiniram lang muna namin. And then, ano pa ba? Ano pa ba, hindi ko nabanggit. Yung semento, yung cement, minsan, iba-iba din eh. Pagka madami kang binili, expect mo na makakamura ka. Pero pag paisa-isa ganyan, 200 pesos yata ang bili ni RJ. So, ayun, nakikita nyo yung bahay namin, ay yung pinto namin. Pinunturahan ko na siya ng white. Pati yung pinto namin dito, white na din. Yan. Mas lumiwanag dito, guys, sa bahay. Unlike before, na madilim. So, ang gusto ko din, palitan yung ilaw doon kasi yun yung nagko-cause ng yung nakikita nyo na may black-black na gumaganon-ganon. So, bala ko yung palitan. And then, ang mga bibilin ko pa pala sa harap, bibili ako nung wall light na decor. Yung wall light na, ano, na dim light lang siya para sa mga poste. Bali, tatlong poste yan. Tatlong ganon yung bibilin ko. Eh, nagtitingin ako kung saan mas pinakamura. Syempre, guys, ang suggestion ko sa inyo, bago kayo bumili, syempre, pumunta muna kayo sa mga, manvas muna kayo sa mga hardware, kung saan yung pinakamura, pinaka-quality, and pinaka-reasonable na price. So, nanggaling kami sa City Hardware nung nakaraan, meron doon na pure black lang siya na bilog, na modern design, tapos 1,000 pesos yata. Pinag-iisipan ko kung square type siya or round. Meron kasi yung pa-square. Meron naman yung pa, parang pa-oblong siya ganun. Basta, papakita ko na lang sa inyo sa screen in case na may makita ako. So, ayun, nandyan na si RJ and naalis na kami. Kita-kita na lang tayo mamaya, guys. Ayun, have a good day! Sana hindi ganun kainit today. Kasi alam nyo nung last, sobrang init. Di ko kaya. Maya na lang. So, ito guys, yun din drawing ko na house plan. Siyempre, ako lang nag-drawing yan. Para lang naman may makita ko kung ano yung kalalabasan niya. Ito yung baba. And hindi ko pa nadodraw yung pinakataas kasi pinag-iisipan ko pa. And, ayan, ito yung tatlong poste. And, kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, ayun yung bintana namin na awning window. Ito yung, paano ba? Ito yung door. Tapos, ito yung ipapakabit naming bintana. Tapos, pinag-iisipan ko to kung ipapalagay namin yan, kung hanggang dyan lang ba siya. Ayan, ganito lang siya kaliit hanggang dito sa bakod na to. Kung hanggang dito lang ba, kapantay nitong gate. Or hanggang ibabaw, hanggang dito. Kasi ito, ano to eh, yung, alam nyo yung parang transparent na, polycarbonate na bubong. Tapos bakal. Yung papatungan ng bubong. Tapos ito, ito yung gustong halaman ni RJ dito. Tapos ito, yung ipapalagay na ilaw. And yan lang yung parang imagination na drawing ko lang. Tinitingnan ko kung ano yung babagay sa kanya. Pero, sana maganda yung kalabasan. And, hindi ko pa, ano lang to, guys. Parang imaginary drawing ko lang siya. Pero, parang, ganito yung kalalabasan niya. Today is August 28. And, today is the fourth day of construction ng fence natin dito sa harap. Yung bahod natin dito sa harap. So, I'm a bit stressed kasi medyo nakukulangan ako sa trabaho nila kuya kasi ano, half day na
Wala pa din sila ganong nagagawa. Inexpect ko kasi na matatapos to in 3 days. So, yung unang gumawa kasi dito, hindi pala 5 days na palang ginagawa to. So, yung unang gumawa dito, hindi sila nagtagal. 2 days lang silang gumawa. Nag-asinta lang sila ng hollow blocks. Tapos ngayon, nagpapalatada na. So, yung ano, kinikinis na yung pinaka wall nung fence, nung gate, ay nung ano, nung bakod. So, in-expect ko na matatapos sila within 3 days yung pagpapalatada. Palatada o palitada? I'm not so sure about that. So, yung pagpapalatada nila, yun nga, in-expect ko na matatapos siya within 3 days. Pero, ang napapalatadahan pa lang nila is yung fence dun sa may likod. Isang buong ganito. So, rough lang yun, ha? Hindi pa siya nakikinis. Tapos, dito sa may harap. Ito, yung harap niya. And then, yun. So, ang... Hindi ko alam kung nakikita nyo, eh. So, ang nalalagyan na ng... Ito pa lang yung napupostehan nila, eh. Tapos, itong poste na to, masyado kasi siyang mataba. Malapad yung design niya kasi kailangan pumantay dito sa poste namin dito sa loob ng bahay ng bakod. So, kaya ganyan siya kataba. So, pinapalamanan siya ng cement para pumantay siya. And yun pa lang yung nagagawa nila within half day. Simula kaninang 7:30 ng umaga hanggang ngayon na 12 na ng tanghali. Kasi nagpagawa na kasi kami, di ba, ni RJ ng bahay. So, estimated ko na, medyo estimate. Lumabo tayo, guys. So, di ba, na-try na namin pa unti-unti na magpagawa ng bahay. Kaya medyo estimated na din namin kung gano'n nila katagal. Depende din sa tao kasi yun. Kung gano'n nila katagal, gano'n sila kabilis magtrabaho. Kaya lang yung manggagawa namin ngayon, mga workers namin ngayon, medyo mabagal. Kasi yung isang labor, yung mason, okay naman siya. Wala kasi kaming contractor, guys. Kami lang mismo yung nakikipagkontratahan sa mga contractors, ay construction worker. So, meron kaming isang mason and meron kaming isang labor. Kaya, ayun. Arawan lang namin sila binabayaran. So, ano nang sinasabi ko kanina? Na-try na namin magpagawa dito sa likod. Before, diba? Hindi ko yun na-vlog dati. Pero, gusto kong ipakita sa inyo yung house journey namin pagkatapos na. Kaya hindi ko pinakita yung likod. Nung unang-unang nag-vlog ako, diba, wala pa yun. So, hindi ko yung pinakita. Sinasabi ko lang sa vlog na may nagko-construction, ganyan. So, hindi ko yung pinakita. And, yung nagpalatada ng likod namin na yun, siguro mga 2 days lang yata nagpalatada. And, natapos na niya. Kaya lang ito, 3 days na. Yun pa lang, tsaka ito. Pang 3 days na nila ngayon, nagposte sila nung pang-unang araw. And, pagkatapos nilang nagposte, ano ba ba ginawa? Yun lang, nagposte, tapos naghampas ng semento sa may pader, dun sa may kabila. Tapos yung pader na yun, natapos siya kahapon, and then nadagdagan ng kalahating pader dito. And then yun nandun sa may gitna. So, pang 3 days na. And in-expect ko na matatapos tong poste na to ngayong araw na to. Kaya lang hindi pa din siya natatapos. Kaya nai-stress ako. Yung pagka-stress ko kay RJ ko nabubuntong. Yung isa, yung mason, okay naman siya. Maganda naman siyang gumawa. Gusto kasi naman si Kuya Mel. Kaya lang hindi siya available yung gumawa dito sa likod. Pulido kasi gumawa yun. Hindi mo na kailangan, tawag dito, skim coat. Yung dito para kuminis yung palatada kasi makinis na yung palatada niya. Yung ano niya, yung gawa. So, ayun. Tapos yung isa, medyo mabagal siya. Ikot siya ng ikot. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kailangan pang ituro. Ganun. So, nag-ano din kasi sila kanina. Nagsilsil. Kasi pinabago ko yung
yung ilaw ng poste kasi masyado siyang nakagitna. Alangan, pagka meron na kaming taas. Meron na kaming taas, medyo mababa. So, pinataas ko siya ng konti, kaya nag-ano ulit sila. Pero saglit lang naman yun, si RJ nga siya lang nag-ano dati dito eh. Naglagay ng kuryente, nag-abang ng hose. So, ayun. E di ayun, in-expect ko kasi na today, matatapos yung tatlong poste and kinabukasan, magpe-finish na lang sila. Hindi ko alam kung hanggang kailan nila yan yayariin. Hindi naman sa ganun katipid. Kasi syempre gusto ko naman din na maganda yung kalalabasan. Kaya lang yung worth it naman sana na ilalabas mong pera is ano, worth it naman sa halaga na, na matatapos, diba? So ito lang naman yun. Yung harap lang na to. Kaya expect natin na medyo mababa lang yung kailangan natin dito. Kaya pinagkakasya ko yung budget. Para naman may madagdag pa para sa pintura, para sa ano, sa mga accessories na ilalagay, like polycarbonate na ilalagay dyan, yung sheet na ano, na gagawing bubong, polycarbonate yung tawag. So, bibili pa kami ng bakal, bibili pa kami para dun sa papatungan ng bubong, bibili pa kami ng bakal para dun sa gate. Tapos, magli-labor pa ulit kami dun sa, magbabayad pa ulit kami ng labor para dun sa gagawing gate. Malit lang naman yung gate. So, ayun, na-share ko lang. And medyo mahaba na to. Siguro mag-upload na ako ng video. Anong date pa ngayon? Friday ngayon. So, baka bukas. Mag-edit ako ng vlog ngayon. And tomorrow, mag-upload tayo ng video. August 29, mansari namin ni RJ. So, yeah. Magbibigay na lang ulit ako ng update kung ano yung kalalabasan ng ating fence dito sa harap. And I really wish na maganda yung kalabasan niya kasi ito yung pinakaharap ng bahay natin, diba? So, dapat perfect siya. It's okay kung ano, kung nasa medyo gilid, ganyan, hindi ganun natatanaw. Ito kasi yung harap. So, ito yung pinaka laging natatanaw. Kaya gusto ko mag-boost ng effort para dito, lahat planado, ayoko ng puchu-puchu. And sana magtuloy-tuloy na makapag-vlog ulit. Kasi nung nakaraan, lagi ako nahihilo talaga, promise. And hanggang ngayon, nararamdaman ko pa din naman yung hilo na yun. Yung bang, basta, parang nagbabago din yung ano ko, yung attitude. Yung parang, moody, super moody. Moody na ako, pero parang naging 100% pa yung pagka-moody ko. So, yun lang, guys. Magpapaalam na ako sa inyo. Magkita-kita na lang tayo ulit. I'll see you again on my next video. And please like this video if you like it. And subscribe if you haven't yet. And hindi na ako sanay. Yun lang, guys. See you all on the next video. Bye. Be good. Mwah. Pogi naman. Kapogi naman. Ka dito. Come. Gigigil ako sa'yo. Nang gigigil. Hiu! Say bye. Bye! See you on our next video. I love you guys. Come on. Bye guys. Mwah! Kiss mo sila. Huy!